This is a pick a card reading. Siyempre, Queen Carla, sa mga bashers ko na nanonood. Hello. Yes, magta-tarot cards po ako kasi tarot card reader ako. Alam ko na magluto ako ng cookies dito sa Instagram. Hindi po ba? Nagtataka ako dyan sa mga bashers ko. Basa daw ako ng basa ng tarot cards. Nabasa ko lang sa Twitter kasi minsan pag may oras ako, nagbabasa ako sa Twitter. So, yun. Nabasa ko, basa daw ako ng basa ng tarot cards. Tawa ko na tawa guys sa nabasa ko kasi syempre magbabasa ako ng tarot cards kasi tarot card reader ako. Alam na ako magsasayaw ako, hindi naman ako dancer, di ba? I dance pero hindi ako dancer gaya ni DJ Luño or alam na ako mag-vlog-vlog ako araw-araw na nasa pool, hindi naman ako si Mariam, di ba? Alam na mag-bake ako ng cookies, di ba? Hindi ko sila maintindihan. I really don't get these people. Now, this is very special kasi gagawa tayo ng 3 decks and starting this week, meron tayong advice din para sa inyo. So, it's the same para mas enjoy kasi alam ko mas trip ninyo yan. Mamimili din ako ng deck ko and i-reveal ko yon at the end. So, yeah, basta ganun. So, bukod dun sa main deck, magkakaroon ako ng advice. Again, guys, this is for entertainment purposes only. Plus, yung advice is, you know, just follow it or just use it as guide. Got it? Good. Okay, kailangan ko na magsalamin. Sorry, guys, ha? Kasi hindi ako pwedeng contact lens. Bawal. Bawal po. So, mukha akong salutator. Yung pang-asar niya sa akin sa trend. Mukha akong salutator. Tapos yung valedictorian, paano ano lang, no, hindi nag-uniform? Pero siya yung valedictorian. Alam mo yung tipo sa school, yung may valedictorian, diba? Tapos may salutatorian. Yung salutatorian, yun yung aral ng aral. Tapos yung valedictorian, wala lang, kasi matalino siya. Tapos ay, naku, Diyos ko, Lord. Anyway, sinashuffle ko na guys and then gagawa tayo ng 3 decks. Gagamit tayo ng 2 decks same as dun sa YouTube channel ko at saka dun sa reading ko kay Boy Kendat. Ganun. So, hindi ko naman kayo mababasahan lahat. So, gagawin natin pick a card. At saka guys, iba to pala. Iba to. Kasi this is more about love. Card. Walang flip card sa ano. This is more about love. So, yung mga hindi single dyan, huwag kayong sumali. Manood lang kayo. Kasi mostly talaga sa inyo is about love life ang gusto ninyo. So, yung deck na gagawin ko is separated into 2. Kung ano yung nararamdaman nung taong iniisip ninyo. Okay? Mamaya ako pa sana i-explain, pero ganun yun. Kailangan lang natin i-shuffle na mabuti kasi may binasaan ako na friend eh. May binasaan ako na friend. For free ah, hindi ko siya siningil. Guide lang. Eh, kailangan maano natin ito. 3 decks and then kung ano yung nararamdaman ng taong gusto niyo. Okay, gagawa na ako ng decks, guys. Ah. Manahimik kayo dyan. Kailangan ko Kala niyo hindi ko nakita yung mga minimension-mention niyo dyan, ha? Behave nga kayo. Mag-behave-behave kayo, ha? May nanonood yung tatay ko dyan. Alam niyo ba naka-follow sa Instagram ko yung daddy ko? Nanonood pa ng replay sa YouTube yan. Score, Lord. Nagsusubscribe siya doon sa mga nagre-record ng video ko. Teka lang. 4, 5, just ko kinakabahan ako kasi pipili din ako. 6. Okay. And then, papakita ko lang sa inyo para walang dayaan. Ayan na. Ilalayo ko na itong mga natira. Ang masaya dito is, actually, mas accurate ang pick a card. Kasi, imagine, isang deck lang yung makakakuha ng specific card. So, ang ganda talaga pagka pick a card. Minsan nga, pag nanonood ako sa YouTube, pick a card eh. Hindi yung
ano ko, yung zodiac sign ko. Kasi lately hindi ako nakaka-relate sa Pisces reading. Hindi ko pa maintindihan kung Pisces pa rin ba ako. Hindi ako makarelate. Di ba kung bakit kahit yung reading ko sa Pisces, hindi ako makarelate. Okay, advice. 1, 2, 3. Okay, ilalayo ko na ulit. Dalawa sila, okay? Okay, guys, I'll give you 1 minute to pick your deck. 1, 2, or 3. Go. And habang namimili kayo, guys, gusto kong batiin yung FSD, PH, Feeling Shuta Dancers. Hi, guys. Since day one, nandiyan na yung mga yan. And then, my fam as well, Queen Carla Natics. Yung mga admin, si Jai, si Nika, si Arabella, si Sheen, saka si Cha. Ayan. Thank you, guys, Queen Carla Natics. Napakababait na mga nandiyan. Okay. Pick deck 1, deck 2, or deck 3. Kailangan ko ng pintilador. Kinakabahan din ako. Kasi mamimili ako. Kasi sabi ko, mamimili ba ako or hindi? Sabi ng mga ano, kayong mga nanonood, gusto niyo may pili din ako eh. Tapos may nag-upload pa sa YouTube nung ano ko, reading ko, yung reading ko kay Pisces 2. Jesus, napachismosa ninyo. But excited kayo sa love life ko. Wala pa talaga, guys. Like, seryoso, wala akong love life. Okay, nakapili na ba kayo? Pipili na ako, guys, ha? Pipili na ako. Okay, ang napili ko is deck number 2. Dahil ito yung napili ko, ilalast ko siya. Okay? Ito yung deck number 3. Ito yung deck number 1. Let's start with deck number 1. Labas naman ang mga nasa deck number 1 dyan, guys. Etong pika card na to is kung ano yung nararamdaman sa'yo ng taong iniisip mo. Even before this live, or even before you see my beautiful face. Okay, deck number 1. Ito yung nararamdaman mo sa kanya. Pag hindi to nag-resonate, guys, ibig sabihin, hindi nyo to reading. Or just take what resonates. Sabi nga ni Boy K. Oh my God, ang ganda ng deck 1. I love it. Ay, may ganun. Okay, ang mga nakuha nyo sa deck 1 is 5 of Wands in reverse, 7 of Cups in upright, 2 of Pentacles in upright, 2 of Wands in reverse, the Lovers, and 5 of Cups. Be honest, deck number 1, focus kayo sa career ninyo and family ninyo ngayon. At saka marami kayong options. Marami kayong options. Hindi lang itong taong to, pero meron kayong nangingibabaw. Nangingibabaw na tao doon, na doon sa mga options ninyo. Or kung wala mang kayong options, marami siguro kayong responsibilities and obligations in life. So, meron kayong plano na parang hindi nyo na tinuloy. Inisip nyo yung plano, pero hindi nyo sinimulan. So, inisip nyo lang siya kasi meron kayong 2 of Wands. Nagsisisi kayo. May pinagsisisihan kayong ginawa ninyo, maybe in the past, or with this specific person, kung sino man yung nasa isip ninyo, before this video started. Feeling ninyo, soulmate kayo na itong taong to. Kung sino man tong nasa isip ninyo, feeling ninyo, soulmate kayo na itong taong to. Again, yung mga nanood ng reading ko with Pisces Studio, magkaibang soulmates sa twin flame. We all have multiple soulmates, but we only have one twin flame, and not all of us have twin flames. Okay? Now, so feeling mo, itong taong to, soulmate mo. Ito lang warning ko sa inyo, guys, ha? Ito lang warning ko sa inyo. Itong, kung sino man itong taong to, kinukwento niyo siya sa iba. Sa mga kaibigan ninyo. At hindi alam na itong taong to. I'm getting this vibe na wag, don't share it. Some secrets are to be kept only to yourself. Sa sarili nyo lang. Wag ninyong i-share. Ngayon, ito na yung nararamdaman ng taong gusto ninyo. Deck number 1. Ace of Wands in reverse. 7 of Wands.
Six of Swords, Three of Wands in reverse, Page of Pentacles in reverse, and the Four of Wands. Guys, sa iba sa inyo, kabe-break pa lang netong taong to, or hindi pa siya totally nakaka-move on doon sa past niya. Okay? Nagmo-move on pa lang siya. Kung sino man tong trip ninyo, kung sino man tong nabebeta ninyo, na boylet or girlet, guys, ha, napatunayan ko na sa inyo, may mga lalaki akong fans. Umayos kayo, huwag kayo nagkwekwentuhan ng mga ano ninyo dyan, ng mga regla-regla ninyo. Ewan ko ba, ba't may lalaki akong fans? Hindi, joke lang. So guys, eto ha, kahiwalay pa lang netong taong to. Yung parang nag, or hindi man kahiwalay, pwedeng, I'll be honest ha, yung iba sa inyo, may asawa to. Kasi Four of Wands to eh. May asawa, ganon. Or kung hindi man, dati boyfriend nila or girlfriend nila, okay? So nagmo-move on pa lang siya, may pain pa. Meron siyang plano na sinimulan niya na hindi na niya tinuloy. Hindi na niya tinuloy. Wala siyang time for passion ngayon. Wala siyang passion for love. Wala. Wala siyang passion for love. Defensive siya. Defensive siya. Pero, meron siyang Page of Pentacles in reverse. Wala siyang ginagawang action ngayon, pero alam na niya kung ano yung value mo. Siguro bilang kaibigan, I don't know. Or bilang katrabaho, kung nasa trabaho man to, alam niya yung value mo bilang kaibigan or what, or special. Hindi ko kasi pwede sabihin na special kasi walang cups dito. Pero ang mahalaga, alam niya yung value niya, yung worth. Yung, alam niya yung value mo or yung worth mo. Okay? Na-appreciate ka niya. Pero wala siyang ginagawang actions. Umaatras siya. Okay? Now, here are your advice from the universe. Deck number one. Pickers. King of Pentacles. Oh my God! Ang ganda ng advice niyo. King of Pentacles in upright. Knight of Cups. Three of Pentacles. Di ba sinabi ko kanina, baka katrabaho ninyo to? Feeling ko nga katrabaho ninyo with the Three of Pentacles. This is collaboration at work or anything connected sa work or money, finances. Ang gusto ng universe is just work closely together with this person. As you work closely with your finances, embody the King of Pentacles. Ibig sabihin, mag-focus kayo sa career ninyo, guys. Kapapanood ko lang ng CNN, like, kaninang umaga. We are, maybe, will enter a recession or depression global. Babagsak ang mga ekonomiya. So, kung meron pa kayong opportunities dyan to save money at all costs, okay? Iwas gastos. Iwas gastos. Ngayon, collaborate with this person kasi it's either itong taong to yon na mag-o-offer ng cup or ibang tao. I repeat, posible na itong taong to ang mag-o-offer ng cup or iba. The universe wants you to focus on your career muna. At huwag niyong isipin yung love. Okay? Yun po ang deck number one. Bubuksan ko na ang deck number three. Para sa mga late viewers, lumayas muna kayo. Mamaya na kayo manood. Deck number three, guys, kasi ang pili ko is deck number two. Save the best for last para kasi kakabahan din ako. At the same time, para may excitement, di ba? Okay, ito na yung deck number three. Labas, mga deck number three. Wait lang. Okay. Ito yun. Wait lang ha. Babasahin ko muna. Wow! Wow! Gaganda ng mga deck ngayon. Shit. Sana nag-deck number 3 na lang ako. Dejo. Labas mga deck number 3. Ito yung mga cards ninyo. Judgment in reverse. Alaka. Four of Swords in upright. Nine of Pentacles in reverse. Two of Swords in reverse. Eight of Wands in reverse. Nine of Wands in reverse position. To start, nag-away kayo na itong taong to. Deck number three. Nag-away kayo na itong taong to. Neto lang. Like, para sa hindi nakipag-away, hindi nyo reading to.
Nakipag-away kayo? Relaxing. Imbis na makipag-away pa, you hang your sword and, you know, parang, ayoko na makipag-away sa'yo, mahal kita eh. Diba? May decision kayong ginawa eh. May decision kayong ginawa na napaka-importanteng decision. Hindi ko alam kung may kinalaman yun dun sa away. Pero piling ko hindi nyo kinakausap yung tao kasi naka-reverse eh. Naka-reverse yung 8 of Wands. Pinapabayaan ninyo yung trabaho ninyo, guys. Masyado kayo nagpo-focus sa love. 9 of Pentacles in reverse. Masyado kayo nagpo-focus sa love. Kasi mahal na mahal niya eh. Mahal niya tong taong to kung sino man tong Pocio Pilato na ito. Kung sino man tong boy love na to, or girl love na to. Mahal na mahal niya siya. Judgment in reverse. Siya lang yung nakikita ninyo. Sinuko niyo na ba yung bataan? Kasi, nakababa yung nine, ay, nakababa. Nakababa. Kasi naka-reverse yung 9 of Wands. Ibig sabihin, putting your guard down. Ibig sabihin, marupok kayo dito pagdating sa taong to. Tapos siya lang yung nakikita ninyo. Siya lang, let. Baka ini-stalk nyo pa to sa Sockmed. O, ready na ba kayo sa nararamdaman niya? Oh, Diyos ko. Ay, nako. Sana deck number 3 na lang ako. Eight of Pentacles in reverse position. Chariot in upright. Grabe, Major Arcanas. Magician in upright. King of Swords in upright. Tower in reverse. And the Hierophant. Kung hindi mo pa jowa to, naiisip niya na maging jowa ka. Posible yun na. Hindi ko sinasabi totoo. Posible. Hindi mo na siya nag-i-invest. Kasi nga nag-away kayo eh. Naka-reverse. Ang weird, no? May away, may nang-block, tapos sa kabila, may hindi nag-i-invest. Kasi masakit pa sa kanya eh. Pag ang tower nandito sa deck, ibig sabihin nang nge-alam ang universe. Parang tinest siguro yung relasyon ninyong dalawa. Kunyari, nagpadala ng... Kunyari si universe. Bigyan ko example ah. Nagpadala ng pag... Kasi minsan susubukin ka talaga ng tanhana eh. Nagpadala siya ng kunyari. May kachat yung... Eto, si Guy. Na friend lang naman niya. Na sweet lang talaga sila nung friend niya. It's possible kasi eh, with a man or a woman, sweet ka sa friend mo, na misinterpret mo. Tinest ka ng universe. Okay, I'm gonna test this person. Tignan natin kung paano siya magre-react. Eh, warlock ka. Waaaaaah! Lumayas ka sa tabi ko. Gusto mo ipatulfo kita. Nagganon ka na, girl. Ay, babatulfo kita! Walang iya ka! Matapos kong isuko ang... Buong buhay ko. Sa'yo. May kipag-chat ka lang dyan kay Claudine. Nakatrabaho mo. Na nagtatrabaho dyan sa Oppo. Kaya pala lagi kayo magkasama pa nagtitinda kayo ng phone sa mall. But you know what? Itong taong to na nai-involve ka, kaya niyang pumutol ng mga relasyon like kaibigan or even kamag-anak just to make you freaking happy. Pinagdadasal ka netong tao. Nakikita niya yung sarili niya na nag-move forward in life with you. Para sa iba to ha. Kung hindi to para sa inyo, wala akong magagawa. Kasi feeling ko pwedeng para sa iba to eh. Kasi napaka-specific na story. Kung wala pa kayong relasyon neto, magkakaroon kayo. Only time will tell. Kung magkaibigan pa lang kayo neto, wala pa kayo label. Ituloy niyo muna yung landian friendship niyo. Basta next time, gumihina kayo ng label pag masyado nang malala. At saka huwag kayo nagsiselos sa mga katex nila. Bakit ba? Lahat naman tayo may karapatang katex. Okay. Advice para sa deck number 2. Ay, deck number 3, sorry. Deck number 2 pala yung pinili ko yun ng huli. Ang ganda ng advice nyo, guys. King of Wands in upright. That star. 10 of Pentacles. Focus on your career. Karamihan sa inyo, feeling ko walang financial stability, walang ipon, guys. Wala kayong ipon. Panay ang bilhin ninyo ng ano siguro.
kung ano-anong bagay. Hmm? Mag-ipon kayo, guys, ha? Mag-ipon kayo. Magdasal lang kayo and be positive. This is positivity card and prayers answered. So, continuously pray. Ipagpasa Diyos ninyo kung ano yung mga problema ninyo, okay? Kahit sa love yan. Yun, yung mga nagtatanong sa akin, di ba, kung ano ang tunay na pag-ibig, shinare ko na sa Twitter ko. Search it on Twitter. It's a Bible verse. Gusto ko i-search ninyo yan kasi ayokong pinapost ko doon. Kasi hindi, baka din nyo nabuksan yung Bible. Basta just pray, even with love. You pray for it. You pray for it. At saka, sa lahat na pinagdadasal ninyo, lagyan ninyo ng tiyaga. This is in your element. Be in your element. Kung saan ka magaling, doon ka mag-focus. If your strength is cooking, you cook. Huwag kang mahiyang magtayo ng karinderya. Huwag kang mahiyang magtinda online. Basta marangal yung ginagawa mo. You share it to other people. Tandaan ninyo yun, ha? Wala nakakahiyang trabaho. Kung ano yung sa tingin ninyo doon kayo magaling, focus on it. Now, deck number 2. Ano ba yan? Ito na, kinakabahan ako. Wait lang, guys. Kinakabahan ako. Wala naman ako love life. Pero kinakabahan ako kasi. Ano bang nararamdaman daw? Wala akong pumili. May nararamdaman. Sino ba lang sa isip ko ngayon? Wait lang. Okay, pahinga muna tayo. Napagod din ako magsalita eh. Ano ba ulit tong reading na to? Kung ano nararamdaman nung iniisip ko. Skalard. Ay, apo. Pahinga muna ako, guys. Napagod ako magsalita. Hindi naman to YouTube naman after, di ba? Huwag na natin gawin. Okay, deck number 2, labas. Huwag na natin basahin. Kunyari, deck 1 or 3 na lang yung mga namili nanto. Hala, katkatawa suna, Apay. Apay, I want with love life mo, Carla. Apay, katkatawa ka. Okay. Gulo na lang buhok, suna. Okay, guys. Para sa mga namili ng deck number 2 dyan, ha? Pati yung mga cards na nararamdaman ninyo, yung sa inyo. Ace of Swords. Queen of Swords in reverse. Five of Pentacles in reverse. Six of Cups in upright. Death in upright. King of Wands in reverse. Nakakatawa ang deck niya, deck number 2, in fairness. Nakakatawa siya. Ay, ang init. Wait lang. Wait ko na yung bangs. Ang init. Ang init sa Pilipinas ngayon, no? Ba't kaya ganun? Ba't napaka-init? Kape-break nyo lang. Hindi namang kape-break. Oo, pwedeng kape-break nyo lang. Or like, basta nag-heal kayo from being left out in the cold. Dati may isang tao na nami-miss kayo. Tapos ngayon parang wala na. Parang naka-move on na talaga kayo. Naka-move on na kayo sa taong to. Like, wala na kayong pake. Kasi meron na kayong Ace of Swords. You've gained mental clarity. Na-realize nyo na hindi tayo para sa isa't isa. Hindi ikaw ang katotohanan ng mahalin ko habang buhay. Tawas yung lalaki. Or yung babae. Pero mahal pa rin kita. I'm so sorry. We're not meant to be. Borrow one from three. Ayun. Yun na, tama na. Alam niyo, deck number 2, ang gaganda ninyo. May para-reject pa kayo na lang.
nagkaroon kasi kayo ng major transformation. Aside from, mga deck number two, aside from gaining mental clarity, yung nalaman na ninyo yung parang purpose niya sa buhay, parang, okay, ito yung tamang lalaki sa akin or tamang babae para sa akin na mamahalin ko. Ayun, parang nag-set, hindi naman sa nag-set kayo ng standard. So parang alam nyo lang yung worth ninyo bilang, ako to, ito yung worth ko. I won't take this person anymore from the past kasi blah blah blah, chu-chu-chu, whatever, dude. Ganun. So nagkaroon kayo ng major transformation. Diba? Feeling ninyo, ito kasi, wait. Alam ninyo na may special, ano kaya dito, sa taong to. May special bond kayo, may special connection kayo sa taong to. Na parang hindi nyo ma-explain. This is the twin flame card. Or the soulmate card. Pwede ding soulmate card. This is blast from the past. Eh. Reincarnation ito. Basta i-search ninyo yung Six of Cups. Joy. Genuine joy. So, napapasaya kayo ng taong to. Kahit wala siyang ginagawa, ganun. Kunyari, makita mo lang yung picture niya, ganun, or basta lang. Yung, alam niyo yung presence niya is enough for you to be happy, ganun. Ganun mo siya na-appreciate. Ang harot niyo yung mga deck number two, ha? Ang harot niyo yung deck number two. Feeling ninyo walang ginagawang action tong lalaking to. Or yung babaeng to. Walang actions. Pero naniniwala kasi kayo eh. Sa proseso. Kasi may six eh. So, parang na-overlap na itong no action. Or pwede ikaw to. Wala kang action na ginagawa. Yeah, kasi side mo to eh. Side mo to deck number two eh. Wala kang ginagawa. Kontento ka na ina-appreciate mo siya. Tama ba ako, deck number two? Okay, ito na yung deck number two. Yung mga... Kung sino man yung iniisip ninyo before you see this beautiful face. Ito yung taong to. Page of Swords in upright. Knight of Pentacles in upright. Knight of Cups in reverse. Star in reverse. Ace of Pentacles in upright. The Devil in reverse. Kailan lang itong taong to, nakipaghiwalay siya sa very toxic, problematic connection. Okay? Imbis kasi na maging masaya tong taong to, kasi ang devil kasi is toxicity, pain, kalungkutan, yan, negative thoughts, negative behaviors. Iniwan nito tong taong to. Nakipag-break siya kasi, or iniwalay niya, like, pwedeng nangyari matagal na, or neto lang. Kasi, pagod na siya eh. Pagod na siya. Kung sino man yung iniwan niya, akala niya yun na yung nakatadhana sa kanya. Parang inisip niya na, ito yung nakatadhana sa akin. So, parang nagtiis tong taong to. Nagtiis siya ng matagal. Na parang, okay, pagbibigyan ko siya. Kasi naka-reverse ang star eh. Not getting your wish. So, pwedeng wish niya tong taong to na hiniwan niya. Ngayon, careful, deck number two pickers, packing pickers, kasi ini-stalk kayo ng taong to. Ini-stalk niya yung social media ninyo. Pag may post kayo sa Facebook, tinitingnan niya, pati yung mga nag-comment, pati yung mga nag-like, ganon. Pag nag-post ka sa IG or sa Twitter, pwede rin tingnan niya kung meron kayo doon na connection. Kasi feeling ko kilala mo naman to eh. Kasi, diba, bakit ka nanonood kung di mo siya kilala? Diba? So, yun. Ini-stalk ka niya. So, kailangan, pag nag-post ka ng picture, sis, or bro, gandaan mo naman yung ano mo ha, yung angulo-angulo mo dyan. Alam niya yung value mo eh. Alam niya yung value mo, alam niya yung worth mo. This is the slowest moving knight in the deck. Ang bagal nito, like super bagal. Parang hindi mo siya maramdaman. Parang feeling mo hindi gumagalaw itong taong to. Parang feeling mo wala siyang pake sa'yo. Pero actually meron.
Meron. Ace of Pentacles. Ang Ace of Pentacles ay may pinakamalaking pentacle sa deck. Ibig sabihin, ang tingin niya sa'yo is a rare person. Mahirap kang hanapin. Ikaw yung tipo ng tao na mahirap, yung parang, like once in the blue moon ka lang, yung, ay, parang kunyari ako, to ha, itong taong to, ay, itong si Hazel, itong si Hazel K, ano siya eh, siya yung, ang hirap hanapin ng kagaya ni Hazel K eh, ganon, meron siyang, may certain qualities siya na nakita sa'yo na, hindi niya nakikita sa iba. So, ang tingin niya sa'yo is Ace of the Pentacles. A big opportunity na hindi niya pwedeng ma-miss. Para dun sa mga deck number 2 pickers, feeling ko, nasa transition stage pa to kung sino man tong taong to. So, let him or her do his or her own process. And I think you're doing it. Kasi wala ka rin namang actions na ginagawa. Although alam mo na may special connection kayo, may special bond kayo nito. Okay, ito na yung mga advice sa inyo. Wait, ibalik ko lang to. Four of Cups upright. King of Cups upright. Four of Pentacles. Pag may nag-offer sa inyo ng love ngayon, or iniisip niyo mag-offer ng love, ang advice lang to ha, is still up to you guys, but the advice of the universe is don't do it. It's still not the right time to do it. No. So, para doon sa mga single, or wala pa kayong relasyon doon sa kanina na binasa ko, huwag muna kayong pumasok sa relasyon. Just let the energies flow. Kasi alam mo naman na you have this in your bag na. Parang possession mo na tong connection na to. Kung ano man tong connection mo dun sa tao. Parang alam mo na magkakatuluyang ayaw, ganun. Alam mo na you're meant to be together. Kung hindi ka pa niya mahal ngayon, mamahalin ka niya in the future. With the King of Cups. Compassionate love. This is the King of the Cups. So, kung may nanliligaw sa'yo ngayon, wititit muna. Huwag munang ano ha? Huwag munang i-entertain or huwag munang sagutin or kung wala naman, basta don't offer love muna or don't take love. Just go with the flow and because you have this in your bag. Nasa sa'yo na to. Just trust the process. Kung hindi man to yung tao kanina, pwedeng ibang tao na may nakatadhana talaga sa'yo. At saka nasa COVID tayo, guys. Hindi naman sa nangyayalam ako sa mga buhay ninyo. Just my piece of unsolicited advice before we go. Wala akong tiwala sa mga... Wala akong... Hindi naman sa walang tiwala ang pangit ng term ko. Hindi ako solid na confident dun sa mga tao na pumasok sa relasyon during COVID. Kung friendship lang yan or special friendship, okay. Pero kung committed, like, naging kayo during COVID crisis, guys, I'm telling you, yung iba siguro they would work. But for others, they don't. You know why? I keep on saying this to my friends and sa inyo na rin, sinishare ko na rin. When we go out and drink coffee, may social distancing nga pa, nagko-coffee kami. At saka alam naman namin, wala kaming coffee. Huwag niyo akong pagalitan pag lumalabas ako. I need my coffee fix. Pero kagkwento kami ng mga friends kasi nasabi ko sa kanila na, guys, kasi may mga naniligo sa mga friends ko. Huwag ninyong sagutin or huwag ninyong i-entertain ninyo, can we be friends and then after all this pandemic and all this madness, can we talk about it? Kasi guys, mga psychologists na nagsasabi, psychologists, mga pinag-aralan yung utak ng tao, may impact kasi kung ano yung mga nararamdaman natin ngayon dun sa outside energy.
Yung iba sa atin, na-realize na lang na, oh my God, baka magunaw na yung mundo, kailangan ko ng jumawa at ano, mga anak. Tanong, tinan nyo, may tanong ako sa inyo. Alam ko, oo, kaya agree kayo. At napansin niyo ang daming nabubuntis ngayon? Ang daming nabubuntis? I don't want to judge them or anything, but some of them, out of fear na hindi na nila makahanap kung ano yung future nila, or out of boredom. Next year, maraming ipapanganak. And I'm really thankful na sa akin, kasi mahirap manganak eh, di ba? Kailangan ko ng in vitro, kailangan ko ng science talaga. So I'm really thankful din. At thankful ako na hindi ako pumasok sa relasyon ngayon. Kasi, wala eh. Most of which, na nag-start ngayong pandemic, it won't work. I-record nyo to, tapos, after a year, pag naka-vaccinate na tayo lahat, i-play nyo ulit to. Tapos sabihin nyo, oh my God, Queen Carla was right. Kasi, guys, after ko mapanood yun sa TV, yung mga psychologists, binasa ko siya sa internet. Totoo nga, sabi ng mga psychologists, parang, karamihan sa atin kasi may anxiety. Meron pa yung iba dyan na nakikipag-chat na lang for the sake of boredom kasi nga naka-lockdown, tapos we're not in the old normal, new normal. So yung iba dyan na nag-good morning or nag-chat-chat lang sa inyo just because bored sila. Gusto niyo bang mahalin kayo ng tao out of boredom? Ew! Ito ang magandang side na nabasa ko dun sa Psychology Kammerloop. Yung mga maraming nabuong special connection ngayon. Kasi, out of anxiety, and out of fear, and out of depression, comes special connections. Yung mga taong talagang makakaintindi sa'yo. People who, kasi habang nasa, di ba, nasa pandemic tayo, chat. And of all those chats, lalabas yung mga tao na kapareho mo, you vibrate on the same frequency. Ang akin lang, huwag kayong magmadali. Pero kung gigil na gigil na kayo mag-jowa, hindi ka naman kayo mapipigilan. Okay guys, I really hope you enjoyed that. Plus my two cents sa dulo. Again, guide lang yun. Kung may nakatulong, thank you. Kung hindi, deadmahin. It's for entertainment purposes only. See you guys in the next video. I love you all.